Welcome back sa aking vlog. So, dito naman tayo ngayon sa Busan, South Korea. At ito yung aming arrival. So, napansin nyo, ang ganda ng panahon. At napakaganda ng lugar. Napaka-araw. At yung klima, sakto lang yung lamig. So, ito, standby na kami sa port ng Busan. So, itong Busan, dating Busan po ito, no? Tawag. Kaya ito, kita nyo, malaking container ship din yung mga naka berth sa lugar na to. So standby sa pupa at ito, tinutulak na kami ng tugboat at na made fast na yung lobby nito sa pupa at nasa loob na kami ng breakwater ng mismong terminal o port ng Busan, South Korea. So ito, naka-standby na rin yung mga lubid namin. At kung hindi nyo nakikita yung aming segundo, doon na siya sa sulok, ano? Taka upo. Kung makita nyo siya, di nakita nyo siya. Kung hindi nyo siya nakita, hindi nyo siya nakita. So ito na, arrival namin. Ito, meron din silang 3,000 gross tonnage na container ship na may dalawang crane. So mabilis na ito sa puerto pag ganyang kaliit. So ito, meron din tayong MERS line. At nakaangat yung crane, ibig sabihin wala siyang operation. Wala rin naman siyang karga, siguro na full discharge siya, no? So ito lang nga, at magmamuring operation kami. Ibig sabihin, itatali na namin yung barko sa may pantalan. So ito na, binigyan namin yung aming lubid. At nakabang na rin yung dalawang stiba doon para ibigay yung aming lubid. So natapos yung mooring operation. At mamayang gabi mag-umpisa ng aking duty. So ito na, at na duty ko na ngayong gabi. So ginagawa ko dito sa proa o pinakaharap ng barko, na part ng barko, is chicken yung mga lubid kung tisado or hindi. So okay naman, at na-check ko lahat, at okay naman yung pagkatisa ng ating mga lubid. At ito, sinisipa ko lang siya, no? Kung malaman kung talagang tisado o tsakto lang yung pagkatisa niya. So itong lubi na to, medyo lumang-lumana, no? Medyo nakuha na talaga siya, deteriorate. Kasi nakakuha din siya, no? Exposed din siya sa init tsaka lamig, sa ulan tsaka sa araw. So ito, sa kabilang barko, nag-umpisa ng kanilang operation. At kami maya-maya mag-umpisa na rin. So, sightseeing muna. So, papakita ko yung aking plano. Ito, medyo masalimuot, ano? At ganoon talaga. Lalo na kung first time mo magbarko sa container ship. At napaka-komplikado ng mga bagay na to, mga positioning. So, na-check ako ng lashing dito sa forward, at okay naman. Tisado naman siya. At ayan, sa lashing bridge. Mababa na to, pero meron din kaming lashing bridge na tatlong palapag doon sa Karapupa. So kadalasan binabantay ko dito is mga dangerous cargos or DG, kung tinatawag. Yung mga delikadong kargada. So ito, natapos na yung operation nito, at itong pula na to sa plano ko, yun yung chine ko dito. So after ng operation, kinabukasan, umalis na rin yung barko. At ito, nag-prepare na kami para sa unberthing o unmooring operation. At after nito, pupunta kami ng Panama Canal, almost 25 days, depende sa takbo, o baka mas mababa pa sa 25 days. So dadaan kami dito sa Japan, paglabas ng Busan, nalabas kami dito sa Japan, sa Hokkaido. So bago kami umalis, ay bumaba muna ako para i-secure yung gangway, no? Pagbaba ng mga lahat ng bisita. So yung gangway, ibig sabihin sa hindi mga sa hindi nagbabarko, is ito yung access o ito yung hagdan na tanging daanan mo para makapunta sa barko, para makasampa. Ito lang, at napaka stricto ng security dyan. At kung iniisip nyo may umakyat na babae dito, opo, sa Busan may umakyat ditong babae, kasi yung mga staff nila tsaka yung mga personnel babae. So yun, so nasagot na natin mga katanungan. So ito na, bitaw na kami. At napakaganda pag alis namin dito sa Busan. So pagpatuloy ko kanina na pagdaan doon sa Japan,
ang side ng USA, which is the West Coast of America, at madadaanan namin yung Los Angeles na naman at pababa ng Panama. So tatawid kami ng Panama Canal, tapos pupunta ka ng Jamaica, Kingston, bagong puerto namin, Kingston, Jamaica. So halos isang araw lang din yan mula Panama. At after namin ng Kingston, Jamaica, ay aakyat kami papuntang Cuba at tatagos sa Bahamas Islands para tumagos sa Atlantic Ocean. So from Atlantic Ocean, aakyat pa kami para makapunta sa Port of Charleston. Itong unang US port namin, no? At magkakaroon kami ng matinding inspection pagdating. At yun nga inaasahan namin, no? After Charleston, pupunta kami ng Savannah. So pagdating naman sa Savannah, ganun pa rin yung sitwasyon hanggang ngayon. Yung congestion sa Los Angeles, apektado pa rin doon sa Savannah. So magkakaroon din ng almost 10 days na delay. Depende pa yan. So minimum 10 days. Explode.